Magandang hapon na Tessens, narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Sabado, October 23, 2021. Ayon sa Pag Asa, patuloy pa rin po nakakaapekto ang intertropical convergence zone sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, ang low pressure area na atin pong minomonitor sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 75 kilometers southeast Tacloban City, Leyte. Nakapalo po ang nasabing LPA sa intertropical convergence zone. Sa ngayon, mababa na ang chance nito na maging bagyo. Samantala, magdadala ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa mula Southern Luzon hanggang Mindanao. Ngunit sa pagtawid nito sa Visayas, sa West Philippine Sea, ay inaasahang magiging bagyo ito, ngunit patungong Vietnam na ito. Samantala, bukod naman po dito sa isang LPA na nasa loob ng ating PAR, isang LPA naman po ang nasa labas ng PAR na huling namataan sa layong 100 kilometers west-southwest of Dipolog City, Zamboanga del Norte. Mataas ang chance nitong maging bagyo sa susunod na araw. Base sa weather models, inanatiling mababa pa ang chance nitong pumasok ng ating PAR. Posible pa rin po ang pagbabago sa forecast kaya patuloy lamang po tayo mag-antabay ng iba pang weather updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Ang Visayas, Zamboanga Peninsula, BRMM at Palawan ay asahin ng maulap na kalangitan with isolate na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms. Tulad po yan ng ITCZ at ng low pressure area. Ang Batanes at Cagayan, asahan din po ang maulap na kalangitan with isolated rain showers. Tulad po yan ng northeasterly surface wind flow. Samantalang Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms. Tulad naman po yan ng ITCZ at ng localized thunderstorms. Maging handa po sa banta ng baha at paguhon ng lupa at ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan sa tuwing lalabas po ng ating mga tahanan. Patuloy na mag-ingat, maging alerto at patuloy na mag-monitor sa lagay ng ating panahon.